So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, yun ang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, wag na natin patagalin to. Don Rafael versus Snug, tama ba ako? Yun, tama. Don Rafael versus Snug. Ito muna yung re-review natin sa gabi na to. Motos pa rin syempre. Marami pa talaga akong battle na gustong mapanood sa Motos. So, yun, ilalagay natin 'yan ngayon sa month ng October para naman kahit papaano is mabawasan, no? Kasi medyo outdated na ako sa ano sa Motos eh. Gusto ko rin naman syempre maging ano, maging updated dito. Sa flip top nag-uumpisa na mag-upload sa 1 minutes yung batch 3. Ipunin muna natin 'yon. Tapos to be honest, wala na tayong inaantay na mga battles ngayon eh, kasi yung for sure naman yung semis ng Isa Buhay 2024 this October yun ma-upload or baka nga November pa, not sure. Then singit natin sa October kung ngayong ma-upload pa, 'di ba? So wala na tayong masyadong inaantay na battles dito, kaya makakarami tayo sa Motos ngayon at bali next month November, December, doon natin isisiksik, doon natin ilalagay yung mga request videos nyo. Para pagdating ng January 2025, doon ko naman ilalagay yung 2013 Isa Buhay, tsaka 1 Up 5. So, ayun na yung pinaka ano, initial plan ko sa ngayon. Ngayong October, tapusin natin yung mga gusto kong mapanood na battles sa Motos, sa Flip Top, sa FRBL kung meron. And then, pagpasok ng November, ubusin natin yung mga request videos nyo. Gusto ko talaga matapos na yung mga or maging updated ako sa inyo sa mga request videos. Then, ayan. Sama natin yung November, December para sa mga request videos. Then, January 2025, gusto kong review na yung 1 Up 5 tsaka yung 2013 Isa Buhay. Okay, so, ayun yung initial plan sa ngayon. So, sana ma-update or maging updated tayo sa mga Battle League, no? Rap Battle League. Okay, so yun, Don Rafael, Snug, hindi na ako magbibigay ng insights dito. Si Don Rafael, tayo na. Ayun, basta, hindi na ako magbibigay ng insights. Props sa dalawang MC, both silang napanood ko na, di ba? Don Rafael, first time ko siyang mapanood sa Pulo, then naging 1 minutes, tapos Belta Balentong. Si Snug naman, napanood ko siya dito sa Motos, sa FRBL, 'di ba? So ayun. Let's go. Ambush more, pakinggan natin. Lord, sana po ipanalo niyo ako sa laban na 'to. Gabayan at patnubayan niyo kahit mumura-murahin ko 'tong kalaban ko. Tang ina mo, game. Champion ng anti-wak. Yan ang title ni Master. Pinakamalakas na rapper sa ligang tamang walk trip muna, tapos pag nakakita ng lilim, tsaka nagbabattle. Oo, hassle. Panoorin laban mo doon, lalo nung quarter. Pagkatapos yung round niya, nung humina yung beat, rinig sa likod, may nag-grinder. Doon pa kayo nag-bat. Hindi ako familiar sa sinasabi ni Don Rafael na yung venue, yung liga, 'di ba? Pero yung humina yung beat, hirinig sa likod yung nag-grinder. I think meron na akong napakinggan ganun, no? I think sa FRBL or dito rin sa Motos, hindi ko na matandaan eh. 'Di ba? So parang may ganun na rin akong linya na napakinggan. Okay? Hassle! Panoorin laban mo doon, lalo nung quarter. Pagkatapos yung round niya, nung humina yung beat, rinig sa likod, may nag-grinder. Doon pa kayo nag-battle? Tapos yung kasamang audience, grabe kong humayp. Nag-ingay ka pa doon, gamit mga wakmong linya. Alam mong may taong gumagrind. Legit! Pero pampagulo lang isa battle, pinaalala ko lang, men, na may nag-grinder sa likod, bakal lang din yung napansin. Anyway, hindi siya nandun lang, basta-basta. Yung pag-iingay niya ay may purpose malamang.
Pinapaiwatig sa'yo nung katrabaho mo na puro ka daw rap, tumulong ka naman ah! Mahiya ka naman dun! Mahiya ka naman dun! Linyahan mo pang bobot wak! Buti pa yung nag-grinder sa likod, may maayos na nako-construct! Tas yung finals okay. Nyo sa swimming pool, ang lalamin! Sabayan pa ng performance na alanganin, mahiya ka din sa swimming pool dun, buti pa yon may lalim! Alam mo kung nandun ako? Totodo ako ng ligo at magpapakababad talaga! Mas may enjoy ko pa sumisid ng walang gagil, sutal mas masakit kayo sa mata, pero champion ka nga pala. Sige, iyabang mo yan, Agnoy. Nakaka-proud talaga mag-champion sa ligang ang top dog, dalawa kayo ni Makoy. Pero speaking of Makoy, champion ka ng Antaywak, yung karir mo sa motos dito natin, pag-usapan yan. Best performance niya daw kay Makoy, yan ang niyabang ng buwang. Proud siyang sobra-sobra niyang binadibag yung taong kulang-kulang. Bias lang sa iyong crowd nun. Nag-iingay sila kahit mga linya mo walang context. Oo, sinalo ng crowd yung performer na babagsak na parang stage dive sa concert. Especially si Casper. Kung di siya tamang ulol nun, malamang mukhang tanga ka dun. Pwede mo... Na-review ko yung battle na yun eh. Sa pagkakalam ko, na-review ko yung battle na yun. Or kung hindi ko na-review, napanood ko. Matagal naman, masyado na matagal yun eh. Sa gut bars pa yun. Pero... Kung di siya tamang ulol nun, malamang mukhang tanga ka dun. Especially si Casper. Pwede mo sabihin wala ang taga-sulat, pero di mo matatangging may ghost pa din na nagdala sa'yo. Kasi sobra mong bano. Nung tinapat ka kay Jim, kay Cas, kay Supremo, di ba puro kalat ka lang, Chong? Yung Jim, dinarag ka sa presensya, tigas. Pambubuli mo'y walang talab nun. Yung Cas naman sa sulat, pagdating sa content, napag-iwanan ka lang nun. Si Supremo sa performance, yung pagka-mature niya sa battle na nagmistulang angat nun. Kaya ako sa kanya-kanyang aspeto nila, eh, hindi ka nakapalag, tol. Ngayon, mas lalong patay to dahil taglay ko lahat yun, ah. Ooh. O baka sabihin, dinurog niya sa LCP. Eh, wala namang video yun, ah. Pwes yan ay hindi accepted, men. Kahit gano'ng kalakas yung performance, mahirap paniwalaan kung walang footage. Parang 100 points ni Will Chamberlain. O baka sabihin si Dats Veterano, dinurog may video. Sige! Total makapag-selfie bars lang kahit out of context yan ay iyayabang pa nga niya. Para lang magpakara. Gago kung sulatan mo panay connect the dots halatang yung litrahan mo pambata ulul choker! San man liga lumapag, wala nang inaasahan sa'yo kasi sakit mo na yan. Kaya kahit marami ka ng laban sa ligang to, underdog ka ngayon sa nagde-debut pa lang. Wala ka nang ilalakas nag! Kahit anong elemento ng battle rap, wala ka nang malalabas na iba. Kung makitaan nyo man ito na magandang performance, huwag kayong magpabulag. Maayos lang siyang nakapagkabisa, yun lang yun. Yo! Okay. Kampiyon daw na! Okay. So, umpisahan natin sa performance ni Don Rafael. So, okay ah. So, hindi na ako nagbigay ng insights kanina kasi hahaba lang eh. Pero, si Don Rafael, first time ko siya mapanood sa pulo, kalaban niya si Martri. Sa pagkakalam ko ah, na-review ko yun eh. Si Martri na gano'n lang. Si Martri ang nag-request ng battle na yun. Pero, ayun. Nagulat ako doon. Sa first time ko siya mapanood, solid lumetra tong si Don Rafael. May siguro nabitin lang ako sa naging performance ni Don Rafael dun sa laban niya kay Makoy, ay kay Martri. Kasi feeling ko hindi siya ganoon ka tumodo eh. Pero sa kanya 'yon, no? Alam ko ang panalo dun si Don Rafael. Sa kanya talaga 'yon. Then ang tagal ng ng next na battle na napanood ko siya. At ayun pa yung 1 minutes laban kay Etz. Ayun ha. Yun yung second time naman na napanood ko si Don Rafael. At masasabi ko na doon sa second time kong napanood siya laban kay Etz. Doon na siya tumodo. Doon na siya. Doon ko nakita yung buong potential niya. Kasi sabi ko nga sa inyo. Napanood ko siya kay Martri. Pero feeling ko hindi pa ganun katodo yun. Tapos kay Etz, since flip top yon, naramdaman ko talaga na tumodo si Don Rafael doon. At nakita ko talaga si Don Rafael ng solidong mga linya.
Sabi ko, tayo na, magaling tong batang to. Makakapasok to sa soon, no? Soon. Pero ayun, binigyan, ginulat tayo ni Boss Arik. Tangay na, Buelta Balentong sila ang, wala pang video yon, pero andun kasi ako ng event. Shoutout kay Don Rafael, men. Alam ko alam ko kumalat naman na sa Facebook yung ano, yung poster na nag-cross out. Pero guys, antayin niyo yung Don Rafael versus Kilan sa Buelta kasi ako kaming ilan ba kaming nanood do. Marami kami nanood eh. So, shoutout sa mga nakasama ko. Halos lahat kami nag-Don Rafael noon. So, tinanong ko yung mga kasama ko, anong, kanino ka, Don Rafael? Ako, personally, Don Rafael din ako doon sa battle niya ni Kilan. Pero, ayun, patalo si Don Rafael doon, panalo si Kilan sa ano na yun. Kaya gusto ko siyang mapanood ulit. Solid, men. Yun lang yung pinaka madedescribe ko sa performance ni Don Rafael since napanood ko siya hanggang nung Buelta Balentong. Isang solid na battle MC, kaya niyang bumara, kaya niyang magbigay ng mabigat na sunto, kaya niyang mag-produce ng haymakers, kaya niyang magpatawa. In short, sobrang well-rounded ni Don Rafael. At ayun, pagdating sa ayun, balik na tayo sa Ambush 4 against Nag. Yung umpisa niya, 'di ba? Yung jokes na habang ini-spit niya, nagiging seryoso tulad nung yung nagga-grind, hindi lang may purpose 'yon kasi katrabaho daw pala ni Snag 'yon, tumulong ka naman, 'di ba? So nag-start siya sa ganun hanggang sa pinapaliwanag, may mga suntok, may mga jokes hanggang sa naging seryoso na yung punto. Diba? So as kita nyo sa delivery ni Don Rafael, hindi pa rin talaga nagbabago, hindi bumababa. So yung energy itself, no, isang malaking konkreto yun eh. Kaya para sa akin, solid yung round 1 ni Don Rafael. Although, may mga angulo si Don Rafael na hindi ko naiintindihan kasi syempre, about lalo na yung battle rap na pinagkampiyonan daw ni Nisnag, I don't know. About that, hindi ako masyado makarelate doon. Pero sa mga bara ni Don Rafael na para sa akin, yung sa mga linya ni Don Rafael na naiintindihan ko or nakaka-relate ako, isang malaki at isang malupit na mga linya yon para sa akin. So, tignan natin sa round 1 ni Snag kung ano yung bawi niya. Pero so far, linis ng performance, bigat na mga punto at haymakers, ayun yung dala. Yun yung baon ni Don Rafael sa round 1. Yun na. Yo! Kampiyon daw ng anti-wak! Kanyang inaapila! Oo, kampiyon ng anti-wak! Kaya nga kalabang kita! Yo! Sa aking pagbabalik, ako'y sabik ng pumapel. Yung gutom na atem. Sakto pa sa lineup ngayon. Iba rin. Walang patapon. Lahat magaling. Kung may iwak man sa poster, ang ituturo nyo lang Don Rafael Motos Game! Talakayin na kagad natin yung tattoo mo, kaibigan. Grabe yung tattoo mong dragon, tol. Mukhang alupihan. Gusto niya kasi magpatattoo ng dragon. Kaso yung artist, binarat na itong tulig. Di niya afford yung tatong dragon. Kaya ayun, tinatuan siya ng centipede. Pag battle, naka-oversize na t-shirt. Naka-pantalon, buhok ni Parifix. Nakahikaw, Rilo, sapatos, Dunairi 6. Kanyang pangalan, Dunairi 6. Don Rafael. Kala mo, artistang mayaman, putang etok mo. Dumudon Rafael ka pa? Gago, maputi pa sa'yo betlog ko. Itong membro ng mantra, babalandra, sigurado. Unang pasok mo sa motos, ambush, para kang nasindikato. Puro bala ng diplato, sa mukha niya ang timano, di na ako kalmado. Pasensya sa may iiwan na ito sa mantra. Ganto talaga ako mantrato. Ay, gago! Asang manalo sa battle, yes. Rafael? Ipaparanas ko ay hell. Mas ang Raswell. Naka-live, on air, no cap. I swear, ibibigay kay Rafael. Hoy, men! Ako'y dapat mapaking ganang mariin. Hindi lang sa paningin, naging malakas yung dating. Ibahin! Pag-spit,
Basic yung play. Sure hit. Mga hit parang game 6 clay. Ooh. Oh damn. Ayos yun. Hilig na ito gumamit ng mga sumikat na linya sa flip-top. Tapos gagawin niyang comedy. Oo. Oh, kaya ka nga ini-small bro. Iniiba mo lang yung mga tumatak ng linya. Oo, oh, kaya nga dun lang nakakaskore to. Saktong may DR sa Don Rafael kasi pati sulat ng iba din o, doktor mo! Ganda ng mga yo, ano niya dito. Yo, doktor mo! Di mo kami malaloko, puta peti ka. Mukha kang may problema araw-araw. Grabe ba? Oo, oh, diba? Kamukha niya si grabe ba? Pwes ako mas grabe pa. Parang sa pagkain na bulunan, sigurado bigte. Kayong gabi, tatagos ka sa hapunan, pero sa akin hindi. Props kay Snag dito, men. Sabi ko kanina, mabigat yung mga, maganda yung transitions ni Don Rafael. Maganda yung mga punto niya at mabibigat yung mga punchlines niya para kay Snag. Pero gaya rin na sabi ko is may mga angulo si Don Rafael dito na hindi ako nakarelate, especially yung liga na pinagkampiyonan daw ni Snag. Then kay Snag tayo punta. To be honest, guys, nagustuhan ko yung energy ni Snag kasi sabi ko sa inyo na review ko, huli kong review kay Snag I think 1 of 4, diba? 1 of 4, and laban kay Joss. Feeling ko laban kay Joss yun eh, diba? Kasi natalo siya, hindi, nanalo si Snag. Oh, tama. Laban kay Joss yun. So, hindi naging ganun kalinis yung mga performance ni Snag dun sa mga past reviews ko sa kanya. Kaya nagulat ako sa pinakitang performance ni Snag dito. Ang ganda eh. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung energy. Nagustuhan ko yung pagiging agresibo. I think, yung pagiging agresibo nga ni Snag dito para sa akin, kung yung kung i-breakdown natin to, yung pagiging aggressive bibigay ko yun kay Snag eh. Gusto ko yung gusto ko yung angas niya, gusto ko yung presensya niya. Kay Don Rafael kasi kung paano niya ini-spit, kung paano niya dinideliver yung mga bara niya is iba compare dun sa delivery din ni Snag. Pero sa angas, sa stage presence, I think Snag got that one category. Pero sa content mismo, sa concept, sa sulat, siguro tabla muna yon sa 8 puntos. Bakit ko tinabla? Guys, sabi ko sa inyo, hindi mahina yung sulat ni Snag. Nagustuhan ko yon since huling battle niya is sobrang huling battle na na-review ko sa kanya, may mga stutter siya at nagulat ako sa mga niya dito, sa mga binanggit niya mga punto, binanggit niya mga punchline, sa linis ng performance, 'di ba? Nagulat ako doon kaya parang ito yung pinakamalakas na Snag na napanood ko. So prepared. So sana 2 and 3 mas maging malakas pa. Kay Don Rafael naman, sabi ko rin, merong mga linya si Don Rafael dito na hindi ako nakarelate kasi gumamit siya ng ibang, or sabihin natin gumamit siya ng angulo na iilan lang yung nakakaalam, 'di ba? So, I think isa 'yun sa mga naging factor din kung bakit hindi naging ganoon ka-epektibo yung mga angulo na ginamit ni Don Rafael. Pero other than that, yung punto, yung suntok, epektibo 'yun eh. 'Di ba? So, sa round 1 I can't decide pa kung sino yung kung sino yung lumalabang. So, tabla ko muna 'yan sa 8. So, round 2 pakinggan natin. Yo, dragon daw tattoo ko. Mali ka at tus ka diyan. Dragon daw sus naman. Round 2 game. Okay. Nag-choke din pala to sa pulo. Kahit saan na lang talaga, wala ka na, hindi ka na ba maaawat, tol? Sumali ka pa ng pulo. Alam mong may rules doon, tapos dinamay mo pa katangahan mo. Round 1 exit na mayabang pa. Gago ba to? Panay-asar ka pa kay Eds ng mababa? Kamustahin mo naman expectations ang tao sa'yo. O, mas maliit sa kanya ang kalaban niya, pero di niya nalagpasan. Nagmukhang bata pa yung bano. Gago, matatalunan mo lang si Eds kung luksong baka yung laro. Pero di ba binadibag ka niya?
Di mo na matatanggi pa yan. Yung inaasar mong maliit na bagay, puta, ang laki nung lamang. Tapos si Diyos, in-expose ka ni Diyos sa katangahan mo sa meanings and terms. Pero no offense. Patusok mukha mo nun, tas square sa kanya, para kayo si Pinyas and Ferb. Pero di ba binadibag ka din? Sa kahihiyan, eh, binalot ang tanga. Makipagpalitan ba naman ang punchline sa Diyos? Ayun, inabot sa panga. Pero real talk, chinata ko ni Kuya Sight, battle ka ambush AK-69. Galingan mo, wag yung performance lang na basta. Ako, totoo yun, man. Real talk, chinata ko ni Sight, battle ka ambush AK-69. Galingan mo, wag yung performance na basta lang matawid. Maya-maya, binawi. Bawal si AK, yun alam muna ang kapatid. Panakibutas lang yung sinalang mong kabif. Pero laban yan! I'm willing to put my career on stake kahit yung nakahain, bang tapa lang, tanginang yan. Pero sabi niya, okay. Ay, supremo, pag ako nagpakpak, sigurado kahon ka. Aw, yung banat mo, hilaw. Gago, pag ako nagpakpak, paparapak yan. Ops, kasama nag-aaway. Alam ko naman kaya di na dapat pinapansin yan. Kasi the fact na ginagaya mo itsura ni Pacquiao, puta, mas mortal sin yan. Ganto si Pacquiao nung pinakamagaan pa lang yung weight class. Iwas-iwasan mong umiti. Nagmumukha ka naka face mask. Teka, may labo si Pacquiao. Wait lang. Hindi pag-choke to sight. May laban si Pacquiao. Hinahanap ko lang yung tatak ng Motolight. Anong pakiramdam na yung sponsor namin? Black Manila, FUBU, Hypebeat, tas ayo kopi ko, Unipak Sardines, Flying B. Kudos, tropa. Mahihiya talaga mga clothing line yan. Yan ay support local. Alam mo, gusto mo magmukhang laban to ni Pacquiao? Monetize naman na, di ba? Ito tips ko dyan, Chong. Huwag mo lagyan ng ads ng Lazada o Shopee. Lagay mo yung Edit Paklong. Tangina. Ba't ka nandito? Eh, di ba hanggang boxing lang? O, tangina mo doon. Lagay mo yung Edit Paklong. Tangina mo, Don Rafael. Okay, tawa ko doon. Napatawa ko ni Don Rafael doon. Nung una, ano lang eh, nakakasabay pa ako sa, ano eh, sa tao eh. Pero, tawa na, grabe yung ano, grabe yung Edit Paklong yung ilagay mo doon sa ads. Okay. Tawa ko lang. Nung una, inaayaan ko lang eh. Sumasabay lang ako sa, ano eh, sa ngitian sa ano, sa, dyan sa live, yung tawa sa live. Pero nung dun sa ano, magaling. Local, FUBU, Hypebeat, tas ayo kopi ko, Unipak Sardines, Flying B. Kudos, tropa. Mahihiya talaga mga clothing line yan. Yan ay support local. Alam mo, gusto mo magmukhang laban to ni Pacquiao? Monetize naman na, di ba? Ito tips ko dyan, Chong. Huwag mo lagyan ng ads ng Lazada o Shopee. Lagay mo yung Edit Paklong. Tangina. Ba't ka nandito? Eh di ba hanggang boxing lang kalakasan mo? Ina mo? Battle rap to, money. Dapat anak mo, pinalaban mo. Pero mapabattle rap, boxing, labas sa akin neto, heads down. Saktong ito yung pang 10 panalo ko. Ikaw pa rin yung babagsak sa 10 count. Kung tingin nyo papantay sa akin to, hindi yun mangyayari kahit ibigay pa niya yung best niya. At wala akong balak makipag-toe-to-toe sa'yo. Kayang-kaya ko mag-step up. Kahit magamong panasuntukan, malabong makatama pa to. Kahit tutuhanin natin yung boxing money, hindi para sa'yo ang laban na to. Ako bahala sa'yo, galing. Tol. Wala makaka-arbore kahit pamilya pa niyan. Tapos kung may girlfriend ka man, ako na magbibigay kay Jinky mo ng bagong body bag. Kaso ikaw yung laman. Pinatulog gamit punchline sabang gising sa akin yung crowd. Ito yung reverse Ricky Hatton. Si Pacquiao naman yung pinabagsak ng second round. Yo! Okay. Mas malakas na Don Rafael yung nag-perform sa round 2. Sabihin natin umikot si Don Rafael sa isang angulo about dun sa Manny Pacquiao. Pero naging creative siya sa part na 'yon. 'Di ba? Yung advertisement ni Pacquiao, yung mga sponsor ni Pacquiao pag may laban, Motolite, Unipak, 'di ba? Ang dami niyang siningit ng mga ano doon na sub angles, no? Sabi ko sana sub-angulo eh. Sa mga sub-angles, no? Ang daming siningit ni Don Rafael doon. Pero yung pinaka-focal point or yung pinaka-angulo na ginamit siya doon is yung
is Manny Pacquiao, no? Uy, may laban si Pacquiao, tapos hindi to pag-choke. Titignan ko lang yung logo ng Motolight, 'di ba? Tapos ayun, nagsunod-sunod na 'yan, puro connected na kay Manny Pacquiao 'yun, 'di ba? So, I find it creative sa part ng performance ni Don Rafael kasi may isang main angle pero hinimay niya yung isang angulo na yon eh. Hinimay niya yung isang angulo na yon. Ano yung angulo or ano yung mga angulo na connected dun sa pinaka main na angulo at ginawa niya, hinimay niya yon tapos pinasukan niya ng mga bara, pinasukan niya ng mga punchline para maging bala para kay Snug. So ang galing, sobrang naging creative si Don Rafael sa ano na sa round na 'yon. Nagustuhan ko 'yon, real talk, nagustuhan ko 'yon. Tapos yung transitions from jokes, no? Ay from mga bara, mga punches, then sa mga jokes, natawa ako doon. Nakita niyo man yung tawa ko doon, takin na. Editing pa kong hayop. Natawa ako doon. Tapos ayun, nagsunod-sunod na yung mga punchline, yung reverse ano yun, Manny Pacquiao, si Manny naman yung matutulog sa round 2, di ba? So ang galing ng pagiging creative ni Don Rafael sa round 2. So props, solid na ano yun, content, concept, pretense, solid. Dinadaway pa si Pacquiao. Gago, di yung gagana. Tanginan to, nire-reference pa yung kamukha niya. Ang tagal nang nagra-rap ni Don Rap, taon na siya dyan. Nanatili na wak sa gantong banatan. Oo, ang kupad ni Rap, yon na pag-iwanan. Di na umusad sa rap, hanggang doon na lang. Yo, hanggang doon na lang. Yo, hanggang doon na lang. Paano ka mga linyahan na ito? Dinibdib ng bata yung kalabaw na parang Boy Scout. Sino dito mga nag-Boy Scout? Yung kalabaw daw, dinibdib. Gago, ang sakit mo sa pandinig. Kung naandun si Saito, anong sinabi mo yon? Baka pinana ka sa leg. Tanginan to, dahil dyan, aabutin mong kamalasan. Endless. Kikindabin ko ate mo, tas mapakantot ko kay Xerxes. Endless. Tas yung 2 years old mong kapatid na madalas mong imayday, tuturuan ko tumawid mag-isa sa highway. At bago doon, di pa ako basta aalis. Susubuan ko pa ng betchin yung tito mong dinadialisis. Gawag. Hindi mo dinadialisis, pero siya daw, yung Jordan ng Wizard. Pwes kung ganon, malayo ating agwat. Wala mang sinat, di mo na kayang bumuhat ng pangkat. Kasi ba't Jordan ng Wizard, kumbulsyon kahit inaapoy ng lagnat. Kumbulsyon. Yo! Okay. Kahit inaapoy ng lagnat, feeling mabangis, astahan ng get up. Pag naka-edis naman sila ng mga tropa niya, tamang hold up. Oh, hindi. Gago, wag kami. Target nyo, mga lola, paggabi. Target nyo, mga lola, paggabi. Target nyo, mga lola, paggabi. Hilig mo mga engkoy sa battle, di ba? Diyan ay hindi ako annoyed. Aking depensa, mala Floyd. Baka isunod lang kita doon sa ginawa kong mongoloid. Sige, sukatin na natin hanggang sa ba talaga ako kaya na ito gawin. Sige, sukatin na natin hanggang sa ba talaga kaya nito na gawin. Tangina doon, Rafael, di ka pwede na magsinungaling. San man, isali na lang muna sa atin, ako pa rin lalabas na magaling. Ha? Oh, lalabas. Yo. Okay, so, hindi naging effective si Snug sa round 2. At ilang beses pa siya nag-choke doon. So, bibigyan ko na siya, sana siya ng ano eh, ng 7 points sa round 2. Pero, ang dami niyang choke. Tapos yung mga napili niyang mga angulo dito para kay Don Rafael is hindi ganun ka-epektibo. So, I think it's a 9-6 in favor of Don Rafael. Malinaw naman yung round 2 para sa akin. Or for sure naman para sa inyo rin na malinaw yon na kay Don Rafael yon. Kasi mas siksik, mas malinis, mas epektibo. Diba? Round 2 ni Snug, may choke. Hindi, may choke, ineffective. Yan, nadami. Diba? Round 3. Score pala is 8-9-17 para kay Don Rafael. Tapos 8-6-14. So 17-14, 9-6 yung round 2 ah. So yun. Yo! Naalala ko lang, sabi niya kay Cass,
Ako yung batang mataas ang intelligent. Mataas ang intelligent? Sablay yung line, men. Tapos yung sulat. Ay, lock. Mataas ang intelligent. Sablay yung line, men. Yan tuloy, nakaranas tayo ng moment of silent. Tanginan! Gago. Pag nag-type, ganito yung tipong pag nag-type ng... Gago, akala ko nag-choke eh. Akala ko nag-choke. Real talk, akala ko nag-choke si Don Rafael doon. Sablay yung line, men. Yan tuloy, nakaranas tayo ng moment of silent. Tanginan! Pag nag-type, ganito yung tipong pag nag-type ng good luck, walang space. Oo, sa grammar, tukmulto pre. Buong kumpiyansa niya pa yung sinigaw. Full of confident. Tanginan to. Pero kidding aside, favorite angles niya, Mongoloid, Bonjing, Tolongis, kahit walang connect sa kalaban, magmukhang bully lang. Hoy, magtinu ka! Huwag ka asta-astang matikas dito kung kasing payat mo si Kilua. Alam mo, parang Pokemon lang yung Brad. Unang form, Kilua. Pag nag-evolve, snag. Tapos sasabihin mo, habulin ka ng mga PMC. Sino? Si Tikas Queen. Sino? Si Tikas Queen. Si Paldogs, si Amari, si Epitetikos. Di ka na ba maaawat, tanga? Gago, kung ganyan na yung mga naghahabol sa'yo, magpatawas ka na. Gago. Gago. Ngayon, sabihin kung talaga bang pogi yan, kung niyayabang niya yung mga babaeng para sa akin, pang low-key lang, oh shit. Tapos sabi pa kay Supremo, pabalik-balik siya sa US. Sarili mo nalang lokoy mo, wag kami, tungaw. Pabalik-balik sa US, porkit kabisado sa kayan pa New York, kubaw. Ganyan yan. Panayflex na mayaman siya, pabida to. Ibahin mo yung term mo, wag mayaman ako, dapat mayaman pamilya ko. Pero totoo naman, yung mayaman look sa pamilya niya talagang mapapansin, sir. Pag may outing sila, di sila nawawalan ng kasamang matandang nasa wheelchair. Gago. Gago. Tapos yung dala nilang aso, may lahi. Di lang basta aspin. Yung mga inihaw na liyempo at isda, nasa maayos sa Tupperware, wala sa lalagyan ng ice cream. Mayaman. It makes sense kung bakit lagi mo sinasabing luto yung laban mo kay Chinuhay. Isa kang spoil brat na anak. Typical na pag hindi nakukuha yung gusto, dinadaan na lang sa iyak. Kung ako sa magulang mo, para matuto ka, di ko ibibigay lahat. Pag nagpabili kang laruan, sasabihin ko meron sa bahay. Islander yung tatak. Spoil brat naman niya. Tong ina mo, ewan ko kung ano, siguro nakukuha ni Don Rafael yung ano eh, yung humor ko sa mga jokes eh. Kaya natatawa ako sa kahit sa mga ganong simple lang. So kita nyo naman siguro no, sa although di naman tayo nag-base, ako di ako alam nyo na yan, di ako nag-base sa crowd reaction. Pero kung titignan nyo, yung mga jokes ni Don Rafael is natutulugan ng crowd. Pero para sa akin, sulit eh. Kasi nagigets ko yung humor, nagigets ko yung mga ano, yung mga jokes eh. Especially yung sasabihin ko mayroon sa bahay ang tatak island. So, ibig sabihin papaluin pala 'yon. So, okay. Wala, nakakatawa lang kasi syempre galing din tayo sa pagkabata. Relate, no? Minsan pa nga sasabihin sa akin ganun. Pero 'yun, buti nga chinelas 'yun eh. Hindi pa ganun kasakit, puta, sa akin. Dati hanger. 'Yon. Kung ako sa magulang mo, para matuto ka, di ko ibibigay lahat. Pag nagpabili kang laruan, sasabihin ko meron sa bahay. Islander yung tatak. Spoil brat naman yaki. So yung galawan, ang lalana. Pagsawa na magjakol si baby boy, tamang yaya kay yaya. Tapos pinagmamalaki pang nakasakay na siya sa airplane. Eh, spoon fed ka ng magulang mo, huwag kang magbalat kayo. Oh, here's the airplane, anak. Ganyan yan sinubo lahat sa'yo. Tapos laki ka sa aircon? Pamilya mo yung dahilan kung ba't may buhay ka na maayos. Binibigay sa'yo lahat at simpleng pag-aaral ni hindi mo natapos. Masyado na atang malamig yung aircon. Tila naging manhid ka na, boss, kaya di mo rin napansin na kung ba't di ka naiinitan cause you're living under the shadows. Then you're acting like a bully, boy. Wala ang karapatan kung sa simpleng talento, wala kang madala.
Masakit na wala ka nang napatunayan sa kanila tas hanggang dito din pala. Bumawi ka habang maaga pa. Huwag mong antayin pati nanay mo mawala. She's giving you a small shoe to fill. Huwag mong piliing maglakad ng nakapaa. O ba sabihin, mahaba na yung round. Hindi ka ba nalulugod? Well, sabi din naman na MC, 2 minutes lang. Sino naman nagsabing may balak ako sumunod? Pero kung yan concern mo, huwag kang excited sumalangit. Buenas ka na nga sa part na wala akong paki sa time limit, it means di na ito binigyan ng taneng. Enjoyin mo pa. So. Okay. So, I think yung round 3 ni Don Rafael, ito yung pinaka malakas para sa akin. So, akala ko nag-choke siya doon. Kasi, di ba, nag-choke si Snug sa round 2. So, akala ko nahawa. Nahawa si Don Rafael sa choke na yon. Tapos, yun pala, it's a prank, no? Parody lang pala yun dun sa... Although, hindi naman siya totally parody. Parang ginaya lang niya si Snug dun sa maling grammar or wrong grammar na sa past lines or past battle na linya ni Snug. So, nadali niya ako doon sa, ano na yun, sa fake joke na yun. Tapos, ayun, yung mga jokes, pasok pa rin talaga sa akin yun. Pasensya na, natatawa ako sa mga jokes ni Don Rafael. Wala ko yung magagawa. Yung humor ng jokes ni Don Rafael, pasok sa panlasa ko, kaya natatawa ako doon. Especially yung ano, yung spoiled brat, di ba? Tapos, sasabihin ko sa bahay meron, pero pagdating, ay Islander yung tatak na sobrang nakarelate din ako doon. Kasi yun, tuloy-tuloy, sunod-sunod, mabibigat yung mga punches niya. So I think yung graph ng rounds 1, 2, 3 ni Don Rafael is paangat, no? Yun talaga yung pinaka nakikita ko. 1 is parang average, 2 above average, 3 strongest round ni Don Rafael. So I think that's clear for me na ganun yung magiging ganun yung graph ng ano rounds ni Don Rafael. Solid yung round 3, pinakamalakas niya yun. Yo, titira pa yung intelligent. Gago di yun effective. Ikaw nga sabi mo kay J-Doc, ikaw ang king of aggressive. Ang king of aggressive. Yo! Pero seryoso, Don Rafael, ako'y believe talaga sa'yo. Kasi may shota ka kahit ang pangit-pangit mo. Gago. Speaking of shota, sinagot ka ng shota mo si Christine. Yo! Speaking of shota, naging kayo ni Christine dahil tingin niya sa'yo ATM. Rafael, ba't niyo subukang isipin? Sinagot ka ba niya dahil nagawa kang paibigin o sinagot ka lang kasi sagot mo lahat ng gastusin? Okay. O saan GF niya? Congrats mahal, ang pogi mo at ang angas mo. Yun ang sabi mga pre. Galing, no? Kala mo talaga walang ipapabili? Kala mo talaga walang ipapabili? Kaya Christine, pag nakaipon ka na dito, sa akin mo ibahagi. Mamahalin kita buong puso, pangako, wala kang kahati. Di ako tulad nito na mayaman. Sana alam mo yan hanggat maaari. Di kita kaya bigyan ng magandang buhay, pero kaya kita bigyan magandang lahi, tangina. Yo, eh, magandang lahi. Sa puso yung tama, kawawa to. Iiyak ka ng mahaba, bro. Bibigyan ko ng bata yung bata mo. At pinagmamalaki niya na siya'y dropout sa eskwela. Kanyang inaapila, pinangangalandakan. Ang tigas ng mukha niyan. Hoy, dapat mong malaman, hindi nakaka-proud maging pangit na walang pinag-aralan. Ha! Na walang pinag-aralan. Yung GF nito, ibang klase rin. Ang laki ng joga kasi yung utong kulay army green. Yo! Kulay army green. Yo! Tapos sabi niya pala kanina. Yo. Army green. Yeah, time. Tong ina time. Sayang. Sayang, hindi natapos ni Snug 'yon, no. So sabi ko sa inyo eh, yung kaya ito, explain ko sa inyo. Kaya nagulat ako dun sa round 1 ni Snug. Kaya para sa akin ay yun yung pinakamalakas na Snug eh. Kasi
Ganito nga yung mga past performance niya, 'di ba? So kung naalala niyo pa, sabi ko sana madala ni Snug yung gantong performance sa round 1 sa 2 and 3. Pero ano nangyari, nagkaroon na naman ng dapa sa performance si Snug. So strongest, nagulat ako sa round 1 performance niya. Strongest round talaga niyan yun. Ni Snug yun para sa akin. Pero pagdating sa round 2 and 3, nawala na naman siya. So, yun. Malinaw naman to siguro sa inyo. Pinakamalakas niya yung round 1. At para sa akin naman, pinakamalakas ni Don Rafael yung round 3. That's 27 for Don Rafael. Kasi 8, 9, 10 yun. So, 27 points. Kay, ano naman, kay Snug naman is 8, 6, and 6. That's 22. So, yun. 27 to 22. 1 tabla. 2 and 3. Don Rafael. Pero pwede ring ano eh, pero pwede ring all 3 rounds Don Rafael eh. Pero para sa akin, props sa round 1 ni Snug eh. Malakas 'yon, solid 'yon, malinis 'yon. Kaya tabla muna 'yon. 2 and 3 doon na lumayo si Don Rafael. So ayun, di ko na isa-isahin yung mga bara, no? Kita niyo naman siguro na sa mga punchlines na binato ng bawat isa is mas kumokonekta talaga si Don Rafael doon. So ayun, obviously Don Rafael. Pati League ambush po. Gusto ko muna kay Editor reunion. Siyempre sa mga sulat. Salamat sa shoutouts case. Pero ang boto ng hurado 5-0 magingay para kay Don Rafael. Shoutouts case lang. Yon, shoutout kay ano, Don Rafael. Salamat. Tas bawi na lang tayo. Sorry. Yon, so malinaw, no? 5-0. Don Rafael. Mari Chupianya ng Motos Batilig Urban Artist. Yon, shout out kay Jens. All 3 rounds pinigay ko kay Lennox. Yun lang. Lennox? Yung binoto ko si ano, si Don Rafael. Round 1 mas nakuha ni Snug pa rin sa akin. Kasi yung aggression niya is... Bakit Lennox? Parang mas nag-ibabaw siya. Si Don Rap, feeling ko nagwa-warm up pa lang siya sa round na yun. Sa round 2 and 3, nakuha na ni Don Rap kasi medyo wala nang kahit paano siya si Snug. Pero naging may mga kalagitnaan, may mga magaganda naman siya din. Pero consistent tsaka magandang performance, Don Rap. Congrats. Yo, Casper, binoto ko si Don Rafael. Sa round 1, ano, bigyan natin siya kay Snug kasi ano, okay. Siguro para saan, pares yung content nila pero mas lamang lang ng delivery at aggression siya. Ano. Si Snug kaya para sa kanya yun. Tapos 2 and 3, mas lumamang na dun yung ano, performance siguro. Hindi pala siguro totoo yun. Kasi nag-choke na nga si Snug. Round 1, Snug 2-3. Don. Hello, Antonim. Shoutout kay Antonio Bathan. Yan, shoutout sa Pastry Bay for sponsor daw ng Motus. At yun, round 1, binoto ko si Snug. Round 2 at round 3, binoto ko si Don Rafael. Tulad ng explanation nila. Round 1 tabla, round 2, round 3 kay Don Rafael. Explain na niya. So yun, parehas ka, si Grim pa yung naging kaparehas ko na naboto, no? Round 1 tabla, 2 and 3 Don Rafael. Kita naman sa video. Okay, so kahit pa paano, meron tayong ano, kaparehas at si Grim pa yun. Shoutout kay Grim. Natawa ko kay Marichu eh. Kay Linux na yung boto niya. Diba? So ayun, yun, isang ano na, isang mabilisan na post battle na lang. Wala na masyadong explanation dito. I think nasabi ko rin naman. At yun, si Grim pa yung naging kaparehas natin sa boto, 'di ba? So yun, sayang sa sayang nanginaya ko dun sa performance ni Snug kasi ang ganda na ng 1 niya. Pagdating sa 2 and 3 nawala eh. Kay Don Rafael naman, yun nga sabi ni Blizzard, warm up yung round 1 para sa kanya. And I think yun din yung pinaka masasabi ko. 2 and 3 kasi umarangkada na si Don Rafael eh, 'di ba? Yung pagiging creative niya sa 2 and 3, yun talaga yung naging ano, naging key factor para mas lumayo at mas lumamang. Na feeling ko kahit makumpleto ni Snug yung 2 and 3 niya, nakalayo na si Don Rafael. Eh. So 'yun. Kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.